Good evening. It's 8:31, Friday, May 27, 2022. And first chapter, first Friday for the book of Exodus. Tapos na tayo sa Genesis. And welcome to our Zoom life group. So shall we pray? So ang pinaka magandang president ng Nora International Fans Club ang mauna sa atin. Dita Pepo, lead us in prayer po. Sige lang, click niyo lang po. Ayaw maklik. Ayaw maklik. Ah, sige. Si ano na lang. Si Brother Aldrin, kindly lead us in prayer. Ayaw maklik nung ano eh. Mamaya makiklik ni Tita yan. Sige po. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for tonight. Salamat po sa pagkakataon magtipon-tipon upang pag-aralan po at pagbulay-bulayan ng inyong salita, Lord God. Lord, may this lesson be stuck in our minds, Lord God, that we may apply the lessons in our daily lives, O Lord God. And thank you, Lord God, for your goodness and for your love. We give you all the honor and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, bago tayo magsimula, ano ba yung naalala nyo sa Book of Genesis, no? Saan tayo nagtapos? Ano na ang sitwasyon ng mga Israelites? Kung part ka ng mga Israelites noon, na ano ba nasa isip mo? Ano ba, buhay ka na noong time na yon. Ano ba ang nasa isip mo nangyayari? No? At to sa mga sitwasyon na pinagdaanan nila. Anybody? Ano ba naaalala nyo nung huli nating pinag-aralan? Ano ba nangyari doon sa pamilya nila, Jacob? Pastor, pinahirapan po sila sa Egypt. Yeah, ang ito kasi, itong Exodus 1, tama si Sister Amy, no, ay makaraan ng mga ilang daang taon, siguro probably almost 400 years, no, ng pagkamatay ni Joseph. So ibig sabihin, na namatay si Joseph, okay naman sila. Pero dumami sila ng dumami kasi nga yun yung pagpapala ng Panginoon, resulta ng kanyang pangako. Pagkatapos itong pamilya nila naging threat na sa mga bagong anak at apo ni Pharaoh. So kung sabihin natin 400 years, parang ano yan eh, no, yung kasintagal ng pananakop ng mga Kastila. Kasi parang 333 years ba tayo under Spanish, ano? Rule, no? Almost 400 din. So, kumbaga, ganun katagal, no? Bago nakaranas sila ng pagmamalupit sa mga bagong lahi. Mga new generations of Egyptians and Israelites. Mga Israelites to eh. So, eto na. Alam naman natin. Ano sila eh? What we call this? Migrante lang. So, hindi nila lupa yun. Di ba? So, nung una, okay yung mga ano nila. Siguro okay yung mga visa nila. May visa pa. Ngayon eh, ayaw nang i-acknowledge na citizen sila o ayaw nang i-acknowledge na taga doon sila. Ginawa silang slaves. No? Parang ganun. So, wala rin namang pagkakaiba yan. Di ba? Nung halimbawa, sa mga pagkakataon, di ba, na gaya dito sa California, I think 50% ang Latino dito, di ba? So anyway, talaga naman Mexico to dati, California, no, kaya maraming ano Latino. Pero siyempre pag na-overpower mo yung ruling ethnicity, eh baga, there's something ano, no, na medyo ano, maiiba ang dynamics, di ba?
So kahit naman sa mga simbahan, napapansin niyo yan, dati owned ng white, tapos biglang mawawala yung white, papalitan ng either Spanish, Korean, or sometimes Filipino. Pero sa napansin ko, na-observe ko, pinakamaraming takeovers, Koreans. Mula dito sa San Fernando Valley hanggang dyan sa may downtown Los Angeles, mostly yung mga dating tinayo na mga early 1900s after the war, 50s, 60s, na mga white church. They started na mag-invite ng mga ethnic churches gaya ng Korean, Filipino, Spanish, meron pang iba, Indian or yung iba, Chinese. And then eventually, nung paubos, hindi na na-sustain ng second generation nila yung church management, kadalasan, iniiwan nila dun sa existing church. So, mapapansin nyo, madaming dating white church now being run and owned by Korean ethnicities. Halimbawa, sa North Hollywood, ang nagpapatakbo doon ay Filipino church kasi wala na yung white church. Halimbawa sa LA first, wala na naman talagang white, di ba? Napansin natin, di ba? So ang halos nagpapatakbo ay mga Latino. So parang ganoon na, kumbaga mas dumami na, di ba? So yun, pag-usapan natin, ano nang nangyari? Tingnan natin, no? Pag naiba yung dynamics, anong mangyayari? So may oppression na nangyayari. Tingnan natin, ha? So sa church naman, wala namang oppression, pero nakikinabang yung mga dati, yung mga bagong symbol, kasi migrante, di ba? Daming Korean dyan sa Koreatown, dami, no? So nakikinabang sila na sila yung nagiging bagong simbahan. Which is okay naman kaysa naman magsarado totally. Ayan. So, umpisa na nating basahin yung text natin. Alright? Let's start with Tita Fe. Tita Fe, kindly read verses 1 to 5 ng chapter 1. These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob. Each came with his family. Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. The total number of Jacob's descendants was 70. Joseph was already in Egypt. So it's a review kung sino si yung mga anak, no, ni 12 na anak ni Israel at naging mga tribo, no, at ito rin ay binanggit nung last part nung binasbasa ni Israel yung kanyang mga anak. Naalala niyo yun, pinag-usapan natin na may kanya-kanya silang blessing, di ba? So it's a review, no, para doon sa sumulat. So sabi nga, ang sumulat daw ng Genesis in 5, no, yung Pentateuch ay si Moses, no? So si Moses yung sumulat to. So basahin naman natin chapter 6 hanggang 11. 6 hanggang 11. Ayan. Makabasa po kayo, Sister Bernadette? Nakamute po kayo, nakamute. Nakamute po kayo, tita, nakamute. I-click niyo po yung inyong ano. Hello, tita. Nakamute po kayo, nakamute. Yan. Go ahead po. Hindi, mahirapan yata ako. Mahirap po. Sige, okay lang po. Okay na po. Oo. Si Sir Jasmine, makikibasa po. Okay po. Joseph and all his brothers and all that generation eventually died. But the Israelites were fruitful, increased.
increased rapidly, multiplied, and became extremely numerous, so that the land was filled with them. A new king, who did not know about Joseph, came to power in Egypt. He said to his people, "Look, the Israelites' people are more numerous and powerful than we are. Come, let's deal shrewdly with them. Otherwise, they will multiply farther. And when war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and leave the country." So the Egyptians assigned taskmasters over the Israelites to oppress them with forced labor. They built Pidom and Ramesses as supply cities for Pharaoh. Okay. So ano yung papansin natin sa 6 and 7? Patay na sino? Si Joseph. Tsaka yung mga kapatid niya. Kasi this is 400 years after. So obviously, patay na sila. Pero, ang tanong ko sa verse 7, sabi dito, naging fruitful, increased rapidly, they multiplied, and extremely, no, became extremely numerous. So the land was filled with them. So na halos na puno yung inoccupy nila. Na, ano, na, kasi dati, nagsimula lang sila, parang 70 families, no? Parang gano'n. No? So ngayon, saksakan na nilang dami. Bakit? Bakit nangyari yun? Sa palagay nyo. Bakit nangyari yun? Anong nangyari? Bakit sila nagkaganon? Anybody? Kasi pinangako ng Lord yun. Kasi pinangako ng Diyos yun eh. Diba? Diba minsan, tinanggap natin yung pangako ng Diyos? Tapos minsan nakakatawa, minsan pagka nagkatotoo, nagugulat pa tayo. Baka yun yung nakakatuwa minsan eh. Tatanggapin natin yung pangako ng Diyos. Pagkatapos pagka nangyari, nagugulat tayo. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Diba? So yeah, it's a promise eh. Eh hindi yan sinungaling ng Diyos. Pagka sinabi niya, ginagawa niya. Diba? Ngayon may bago ng hari. No, ang problema, hindi kilala si Joseph. No, na hindi kumbaga alam niyo yung ano yung mga alba pangyayari ngayon, di ba? Madaming new generation ngayon, hindi naman kilala si Ninoy eh. Hindi kilala si Marcos Senior, hindi kilala si Diosdado Macapagal, no? Hindi kilala si Ramon Magsaysay, di ba? I'm sure kilala lahat ni Tita Faye yan, di ba? Tita Faye, sino yung presidente na inabot nyo, Tita Faye? Tita Faye? Naabutan ko rin yun si Macapagal, tapos Garcia yata ba yun? Hindi ko na malala yung pastor. Basta yung presidente before Macapagal. Anong year kayo pinanganak, Tita? President Magsaysay, di ba? Opo, anong year kayo pinanganak, Tita Faye? 1931. Ah, inabot niyo si Quezon. Oh yeah. Yeah, inabot ni Tita Faye ang pangalawang pangulo. Wow. Yeah, hindi niya inabot si General Aguinaldo kasi panahon na ng Kastila yun. Pero nung pinanganak siya, si Quezon na ang presidente. Commonwealth na noon, Commonwealth. Yeah. So ito yung 'di ba after Quezon hanggang sa lumabas na yan sina Garcia, Osmeña, Macapagal, Magsaysay, Marcos, Ramos, si Cory, si Erap. Dami na naging presidente, 'di ba? So halos yung mga kabataan niya, hindi naman nila masyadong kilala yung dating mga pangulo, 'di ba? So ganoon din si Joseph, hindi nila kilala. 'Di ba? So yung bagong hari, hindi niya in-acknowledge yung heroic na ginawa ni Joseph doon sa Egypt. No, kundi dahil kay Joseph, wala rin siya. Malamang patay din siya. Pero nakatuon siya doon sa inggit. Medyo nagingit-ngit siya ng inggit doon sa mga Israelite. Sabi niya, tingnan mo itong mga Israelitang to. Saksakan ng dami at palakas sila ng palakas. May kasabihan kasi, there is strength in numbers. Diba?
Sabi niya, halika at i-deal natin sila pag malupitan natin itong mga to. No, let's deal shrewdly with them. Tapos eh, kung hindi natin gagawin yan, magiging padami lang sila ng padami. Ngayon, kapag ka merong gera, eh malamang baka sumali pa yan sa kalaban natin. Eh, try do rin tayo ng mga yan. Di ba? So, lalaban yan again sa atin at aalis din dito sa Egypt. So, ang ginawa nitong Pharaoh na to, naglagay siya ng mga taskmasters. So, kinonvert niya yung citizenship ng mga Israelites. Wala na silang karapatan na kagaya ng may karapatan sila ng panahon ni Joseph. Kinonvert sila as second class citizens. So, slaves na sila ngayon. Nilagyan sila ng taskmasters. Anong ibig sabihin ng taskmasters? Ito yung mga bantay nila na naka-assign sa bawat mga Israelites kung saan i-oppress sila using forced labor. So, ibig sabihin, wala ka ng karapatan magnegosyo, wala ka ng karapatan mag-umunlad. Kumbaga, para na kayong komunista, pare-parehas kayo ng yaman kasi lahat kayo slaves kung meron man kayong yaman. At you are all working for the government without pay. Kasi slaves nga eh. Diba? Meron ako nakakwentuhan sa sabi niya galing siyang China sa communist China daw kaya siya umalis, no? Sabi niya yung difference daw kasi yung parang sweldo pala doon stub, sabi niya. So meron kayong rasyon na stub na makakabili ka ng bigas, makakabili ka ng flour, makakabili ka ng asukal, di ba? So ang difference daw nung gumagawa ng sapatos sa Nike o kaya yung mga pabrika nagtatrabaho o mangingisda at ang difference ng sweldo sa scientist na Chinese, eh yung scientist may bisikleta, ikaw wala. Pero pare-parehas na kayo ng binibili ng harina, ng sabon, ng using the stub, no? Kasi communist nga eh. No? So, ito ganun din, ano? Kumbaga, wala na silang kalayaan. Wala silang ibang gagawin kung anong gustong ipagawa ng Pharaoh. Eh ewan ko lang, baka nga sila pa gumawa. Baka made in Israel pa yung mga ano nila, yung mga pyramid nila. Hindi ko lang alam, ano. May joke kasi baka daw Israelites pa gumawa ng mga pyramids eh. No. So gumawa sila, they built Pithom and Ramses as supplies for Pharaoh. So yun yung project, no? Nag-build sila ng city. So mabigat yung kanilang pinagdadaanan. Bago tayo tumungo sa susunod na verses, meron ba kayong napansin dito or meron kayong tanong o meron kayong suggestion, meron kayong comments or anything na napansin nyo sa verses 6 hanggang 11? Hindi naman ang timbla. Matamis, sabi. Reklamo. So, meron kayong gustong i-add up? Meron ba kayong napansin? Anybody? Meron? Okay, so mag-move on tayo dito sa verses 12. Hanggang 12 hanggang 12 and 13 muna. Ayan. Brother Aldrin, 12 and 13. But the more they oppressed them, the more they multiplied and spread so that the Egyptians came to dread the Israelites. They worked the Israelites ruthlessly and made their lives bitter with difficult labor in brick and mortar and in all kinds of field work. They ruthlessly imposed all this work on them. Oh, so the more they oppressed them, the more they multiplied. Nakaiba rin din itong mga to, no? The more silang ino-oppress, the more daw dumadami. So bakit kaya? Eh kasi nga, going back again, na sinabi ni Tita Amy, eh yun kasi yung pangako ng Diyos eh. Diba? So no oppression can stop that. Diba? So dahil silang pinagpapala, nanganganak sila, so healthy sila, diba? So
they work Israel they work the Israelites ruthlessly, walang awa, pinahirapan sila, binigyan sila ng mapait na buhay sa pamagitan ng pagpapagtatrabaho sa kanila, yung mga bricks, no, kumbaga ibig sabihin brick and mortar, nag-aano sila nito, construction to, no, yung pinapatrabaho sa kanila. So mean job to, mabigat to, at saka all kinds of field work, no. So they ruthlessly imposed all this work on them. So yun talaga yung plano ni Pharaoh. Yun yung first plan niya. Para hindi lumaki, pagurin mo. Para hindi dumami, wala silang time, pagurin mo, gawin mong slave, no? At saka hindi sila maging threat sa atin. Hindi sila maging kalaban natin someday. Pero hindi na naging resulta, eh. Mas dumami sila, eh. Sabi dito, eh. Basahin naman natin sa 15 hanggang 18. Yan. Sister Amy, makakabasa ka? Nakamit po kayo. Alright. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, the first whose name was Shipra, and the second whose name was Pua, when you help the Hebrew women give birth, observe them as they deliver. If the child is a son, kill him. But if it's a daughter, she may live. The midwives, however, feared God and did not do as the king of Egypt had told them. They let the boys live. So the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this and let the boys live? So hindi niya makuha sa ano, eh, sa diskarte na pahirapan, lagyan ng taskmaster. Ibig sabihin, meron tagabantay na magpapahirap. No, siguro, halimbawa, ang taskmaster, ang hawak niya, 12 tao, 20 tao, pabantayan niya yun para talagang maghirap. Ano? At saka, hindi kumbaga, ang focus lang, puro trabaho lang, hindi makapag-isip ng war, hindi makapag-isip ng paghihiganti o rebellion or whatever, puro trabaho lang, no? Para siyang makina. Pero, sabi nga sa mga previous verses, dumadami pa rin sila. So, sakit ng ulo to nung bagong Pharaoh, tong bagong King of Egypt. No? So, kinausap niya ngayon yung mga Hebrew midwives. Hindi mga Egyptian, ha? Hebrew midwives. So, kamag-anak ito ng mga Israelites. No? Ang unang pangalan, si Shipra, at ang pangalawang midwife, si Pua. No? Hindi naman sila mismo yung nagpapanak. Maaring ito ay mga leaders ng midwives. Kasi siyempre, madaming midwives, dahil madami yan, eh. Hindi, kung dalawa lang sila magpapaanak, hindi naman po pwede yun. Eh. Sa dami na nanganganak niyan, araw-araw. Di ba? So sabi niya, when you help the Hebrew women give birth, pag tinulungan nyo sila, no, eh, obserbahan nyo sila habang sila ay nanganganak. Ang sabi ng Pharaoh, ng King of Egypt, kapag ang anak nila, batang lalaki, patayin nyo. Pero pag batang babae, pwede nyong buhayin. Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit pinapapatay ang batang lalaki at pwedeng mabuhay ang batang babae? Bakit? Siguro, Pastor, kasi pag lumaki yung mga yan, baka lumaban din. No, kasi ang lalaki ay kumbaga merong strength, no? May kalakasan, pwedeng mag-join ng war, di ba? At ang lalaki merong leadership, pwedeng mag-lead ng war, di ba? Ang lalaki pwedeng maging head of the family, di ba? So ang gusto nila, papalitan nila ang head of the family, gagawin nila lahat Egyptians. So ang masusunod sa lahat ng pamilya, Egyptian. So mangyayari, kung gagawin nila sa mga babae, gagawin nilang concubines. Na nakuha natin in diskarte ng Pharaoh. So, kumbaga, sa panahon noon kasi, ang babae ay walang value masyado. In fact, hanggang ngayon sa Middle East, no, ang tingin nila sa babae, walang ganong kalaking value. In fact, nung pag-alis ng mga US forces sa Afghanistan, ito, present time, kailan lang, di ba? Nabalitaan nyo sa news. Isinarado lahat ng mga paaralan ng babae.
kasi before Taliban, during na time ng Taliban, bawal lumabas ang babae, dapat naka-mask, tapos bawal silang mag-aral. Ngayon, dumating yung US forces, na-liberate sila sa Taliban, nagkaroon ng eskwelahan for women, pinabayaan silang mag-drive, pinabayaan silang mag-explore, tinanggal lahat ng sapin sa muka, pwede silang maglakad na nakalaylay yung buhok. Ngayon, dumating na naman yung Taliban in power, ultimo yung ano yung newscaster na babae naka-burka, no? So ganun, no? Ganun yung tingin nila sa babae, second class lang, di ba? Ganun din to kasi kalahi nila to, Arabo rin to mga Egyptians eh. So ganun din ang tingin nila, no? Kumbaga, okay lang yung mga babae, hindi naman makakaano yan eh. Kumbaga, hindi makakapalag yan, di ba? So against yan ngayon sa mga feminista, di ba? Mga feminista kumbaga, hindi lalaban nila equality. Kung ano yung pwedeng gawin ng lalaki, ganun din. Diba? Merong ang classic na news lately lang, no? Na matagal nang inilalaban ng US soccer team, women's division. Na bakit yung US soccer team, men's division, ay malalaki ang sweldo. Eh yung women's soccer team, maliit ang sweldo. Bakit hindi pantay? Pares lang silang national team. So, kumbaga, may issue doon, no? Na pagdating sa sweldo. Ngayon, lately, in-announce sila na parehas na ang sweldo ng women's at saka ng men's. No? So, kumbaga, nagbabago yung panahon. Kumbaga, binibigay na yung karapatan ng mga babae. No? During those times, wala talagang karapatan. Di ba? Kaya ngayon, nakita ko na meme sa Facebook, merong isang babae, sigaw siya ng sigaw sa isang train, no? Sabi niya, wala bang magpapaupo sa akin? Sabi niya ganun. Tapos yung mga comments nung sa baba, eh di ba nag-aanap kayo ng ano? Nag-aanap kayo ng equality, di ba? Tama, so, may point, di ba? Pag nag-demand ka ng equality, hindi lang puro ano, kumbaga, pag tumayo yung lalaki, tatayo ka rin. Pag nagbuhat yung lalaki, magbubuhat ka rin. No, ganun na yun. Kasi pagka when you ask for equality, buburahin na natin yung ano, yung chivalry. Hindi na namin kayo pagbubukas ng pinto, hindi na namin kayo pagdadrive kasi parehas na tayo eh. Magdi-demand na kami ng ano, no, kumbaga magdi-demand na yung lalaki, no. Well, hindi naman ako ano doon, pero what I'm saying, ito yung sinasabi ng society. Kumbaga, ang sinasabi ng society doon sa Facebook no, binabasa ko. O kumbaga, ang lalaki maghugas na rin ng pinggan. Pero yung babae magda-drive na rin. Diba? So, kumbaga, equal lahat ng bagay, no. So, pero during this time, wala, hindi talaga equal, no. Kaya okay lang patayin yung lalaki, buhayin yung babae, sabi ng Pharaoh. So, the king of Egypt, no. Pero ang problema sa verse 17, ano napansin niyo? Ang sabi, itong mga midwives may takot sa Diyos, no. At ayaw nilang sundin yung king of Egypt, yung Pharaoh. No, kaya hinayaan nilang mabuhay yung mga batang lalaki. Eh lalo na naman dumami ng dumami. So, pinatawag ngayon ng Pharaoh itong mga midwives na to, si Shipra at si Pua. No, tinanong sila, bakit nyo ano, bakit nyo ginawa ito sa akin? Bakit nyo hinayaan na mabuhay ito mga batang lalaki? O, tingnan natin yung sagot ng mga midwives. Sa imo equal ana. Kita pa yung mga bumasa. Verses 19 hanggang 21. Dalitin, hindi mo kaya may pre-washing. Hindi pa pag yung mga ganyang mabit. Kita pa yung pot? Yeah, okay. The midwife said to Pharaoh, "The Hebrew women are not like the Egyptian women. For they are vigorous and give birth before the midwife can get to them." So God was good to the midwives and the people multiplied and became very numerous. Since the midwives feared God, he gave them families. Pharaoh then commanded all his people, "You must throw every son born to the Hebrews in the land, but let every daughter live." So, sabi ng mga ano, sabi ng mga midwives, ano sagot ng mga midwives kay Pharaoh? Sabi niya, yung mga kababaihan kasi mga Israelita, hindi kagaya ng mga kababaihang Egyptian.
Napakalalakas nila, no? Kapag nanganak sila, no? Bago nanganganak na sila bago makarating pa kami mga midwife. So kumbaga pinoproteksyonan lang nila yung mga ano Israelites, no? Yung mga Hebrew women. So dito binigyan ng ano, binigyan ng reward ng Diyos yung mga midwives, no? Sabi dito, so God was good to the midwives and the people multiplied and became very numerous. Mas dumami pa yung mga Israelites. Since, sabi sa verse 21, since ito mga midwives na to, si Shipra at si Puwa, ay maganda ang puso at may takot sa Diyos, mas sinunod nila ang Diyos kaysa kay Pharaoh, eh binigyan sila ng pamilya of their own. Di ba magandang reward yun? Bigyan ka ng sarili mong pamilya. Isa siguro sa pinakamagandang natanggap kong regalo sa Diyos ay nagkaroon ako ng asawa at anak. Di ba? Kasi it's a blessing. I can imagine, no, na ngayon ay nasa ako'y middle age man na, tapos ako'y mag-isa. So parang ang hirap, di ko ma-imagine, ano. So isa sa so para sa akin, nakikita ko to, napakagandang blessing ng regalo ng Diyos. Si Pharaoh then commanded all his people, no? So hindi kayo makuha sa ano, ha, sabi ni Pharaoh, hindi kayo makuha sa yung pinapanganak pa lang pinapataya. O sige, kahit makapanganak, ang sabi niya, ito sabi niya, itapon lahat ng batang lalaki na Hebrew sa River Nile. But hayaan na mabuhay ang mga babae. So, ito sa kwento na to, no, ito oppression ng Israel sa Egypt, no. Anong mga bagay-bagay ang mga napansin niyo, no? So, kung kayo ang tatanungin, ano-ano mga bagay-bagay na napansin niyo sa pinagkukwentuhan natin ito? Go ahead. Sinong gustong mauna? Hindi pa tayo. Napansin ko, ano? Pa, tita? Sister Bernadette ito. Ah, tita Bernadette. Go ahead po. Ang napansin ko lang kay King, dun kay Pharaoh, masyado siyang ano eh, masyado siyang takot na mawala yung niya, yung kingship. Kaya ayaw niya ng magkaroon ng mga lalaki. Hindi, dapat mamatay lahat yung mga baby na lalaki. Parang takot siya talaga na mawala yung position niya as the king. Parang ayaw niya. Tama yung sabi mo na ayaw niyang merong tumayong ibang magiging leader later on na mapapalitan siya. May fear siya ng ano ng kanyang authority na mawala. Yeah, maganda yung pinunto niya, tita, no? Ang tanong ko, sa spiritual realm, counterpart dito, spiritual realm, sino yung ayaw sa Diyos, no? Parang si Pharaoh, galit sa mga anak ng Diyos at takot na takot. Pero gusto niyang maging king, pero takot na takot siya hanggang ngayon. Meron ba kayong kilala sa spiritual realm? Kayaan na ganun? Anybody? Bakit? Sino ang na-identify niyong ganun? Nagsisimula sa letter L. Lucifer. Yeah, oo, di ba? Diba? Parang ano, pareha sila na katangian nitong Pharaoh na to. Di ba? Kasi si Pharaoh, galit siya doon sa Diyos ng mga Israelites. Galit din siya sa mga anak ng Diyos na to. Eh di ba galit din naman sa atin si Lucifer, si Satan. Di ba galit din siya sa Diyos. So anong ginagawa niya? Pilit niya na ginagawang slaves, no, ni Satan. Pilit niya tayong ginagawang slaves para masira tayo. Pero our God, our Heavenly Father, is so loving na hindi niya hinahayaan na mangyari yun. Kasi may pangako siya. Kasi sabi din sa Biblia, the devil, no, came to steal, to kill, to destroy. Diba? Yeah. Ganun din naman si ano, ah, si Pharaoh, ah, to kill. Yeah, yeah. To steal the lives, to destroy.
Di ba po? Mm-hmm. Pero hindi naman hinahayaan ng Diyos. Eh di ba tayo pilit niyang winawasak? Wawasakin niya integridad mo sa pamamagitan ng chismis. Wawasakin niya ang integridad mo pag ang finances mo. Wawasakin niya ang pamilya mo. Lahat ng pagkakataon gagawin ng enemy para masira ka. Di ba? Pero ano nangyayari since anak ka ng Diyos? Padami ka pa ng padami. Maaring dumadami ang anak mo physically or maaring dumadami ang anak mo spiritually. Madami ka na di-disciple, madami ka na dadala sa church, madami ka na nabibigyan, natutulungan para mabuhay ng tama. O, di ba po? So, may hawig, di ba? May hawig siya. So, tingnan pa natin sa ibang parte ng spiritual realm. Ano pa yung napansin natin? So, good point yun, Tita Bernadette. Salamat po sa napansin nyo. Anybody else, ano pa yung napansin nyo? Anybody? Yung ano, Pastor? Apa? No suffering and hardship can stop the plan of God. Yes, no suffering or hardship can stop, no, the plan of God. Bakit po? Anong plano ba ng Diyos sa Israel? To bless them. To bless them. Mm-hmm. Diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. O, spiritual ano, realm sa buhay natin ngayon. Anong plano ba ng Diyos sa iyo? Ano bang plano ng Diyos sa akin? Ano bang plano ng Diyos sa atin? Diba? Ang plano ng Diyos sa atin is to give us hope and a future. Diba? To prosper us, not to harm us. To give us hope and a future. Diba po? So, pero anong plano ni Satan? Huwag kang lumago. Slave lang kita. Hanap damay kasi ako eh. Talo na ako 2,000 years ago. So, kailangan ko maghanap ng kadamay. So, huwag kang lalago. Yun ang gusto ng enemy sa'yo. Okay, same thing din. Sa buhay nyo, kapag may mga tao na nakapalibot sa inyo na ayaw kang lalago, layuan mo. Hello? Nag-freeze yata ako. Hello, hello, hello. Okay po, hindi na po ako naka-freeze. Narinig yung sinabi ko. Kapag sa buhay mo, may taong nakapalibot sa'yo na ayaw kang lumago, layuan mo. Nakuha po natin. Halimbawa, no, may nagsabi sa'yo, tako, di ka matututong magmaneho. Pag nagmaneho ka, ikamamatay mo pa yan. Wag ba nang subukan yan. Diba? O kaya may nagsabi sa'yo, huwag ka nang bumili ng ano, bahay, hindi naman ano yan, hindi naman para sa iyan eh. Hindi naman ano eh. Wala ka mapapala dyan. Nako, pag-aaralin mo pa yung anak mo. Tama na yung ano, kumita ng malaki agad pagtapos ng high school, pagtrabahuhin mo na at makatulong sa'yo. Diba? Ay, ako, simba-simba ka eh. Ang Diyos naman kahit saan nandyan. Ang Diyos naman eh, tawagin mo nandyan eh. Simba-simba ka pa. Di ba? Kapag kami mga tao na ayaw kang lalago sa lahat ng area sa buhay mo, ito ang tip ko sa'yo, layuan mo. Layuan mo. That's right. Dahil wala siyang kahit kailan maitutulong sa iyo. Tama po. Di ba? Sa personal mo, sa trabaho mo, nagkomento sa buhay mo, sa pamilya mo, even sa ministry mo, di ba? Sa akin lang sa ministry. Ang sabi sa akin eh, pastor pa to, sabi sa akin. Huwag kang pumunta ng LA. Wala mangyayari sa iyo diyan. Tingnan mo LA ngayon. Huyo ka ngayon. Di ba? Hindi dahil sa akin, ha? Dahil kay Lord. Pero what I mean is, kung nakinig ako doon, wala nang mangyari sa akin, wala naman ako kilala doon. Eh.
Ay, di na-miss ko. Hindi ko nakilala si Aldrin at si Jasmine. Hindi ko nakilala si Sister Bernadette. Oh, eh, kilala ko na naman si Tita Pepo, Tita Amy, Tita Faye, at saka si Pastor Bo. Kilala ko na yan. Pero hindi kami magkakasama sa simbahan. Di ba? Hindi kami nakapaglingkod together. Na-miss ko yung opportunity na yun. Naintindihan niyo po ako kung makinig ako sa tao. Si Shipa, si Shipra at saka si Pua, yung dalawang midwives, kung nakinig sa tao, nakinig kay Pharaoh, wala sanang Israel. Ubus yung mga batang yun. Nakuha natin. At na-miss nila yung blessing nila na magkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Di ba po? So huwag kang makikinig sa tao. Lalo na kapag negatibo. Di ba? Oo. So, madami, kahit minsan nga, kapwa mo pa Kristiyano, i-discourage ko. Di ba? So, makinig ka sa Diyos. Importante, makinig ka sa Diyos. Stay focused. Di ba? Stay focused. No? No? So, ganun yun na experience no, ng mga tao na to. Si Pharaoh, ayaw silang lalago. Kasi takot na takot si Pharaoh. Di ba? Kaya minsan, sabi ko sa preaching ko, ewan ko naaalala nyo, kapag ka, merong isang tao, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo dati, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa church, and when they started to progress in life, halimbawa, tumaas ang sweldo, na-promote, nakabili ng bagong sasakyan, nakabili ng bahay, nagkaroon ng bagong anak, nakagraduate yung anak sa college, at hindi ka natutuwa, there's something wrong sa'yo. Tama po? There's something wrong sa'yo. Dapat ang pakiramdam mo nun, masaya ka. Kasi kapatid mo yun eh. Di ba? Ibig sabihin, you have the spirit of Pharaoh. Kasi dumarami itong mga Israelites, lumalago. Ang ginawa niya, hindi siya natutuwa. Tiningnan niya as kalaban. Sinopress niya itong mga to. Kaya pag ganun na nararamdaman mo, ipacheck mo yung heart mo sa Lord. Di ba? Bakit hindi natutuwa? Diba? So dapat matuwa ka. Honestly, ako, masayang-masaya ako para sa Korean church ngayon. Dahil bago na yung magiging pastor nila. Excited ako. Dahil si Pastor Pablo, marunong mag-Ingles, mas bata, plus nag-ministry, nag-mission sa Philippines. Marunong kumain ng sinigang at adobo. Kaya very excited ako. Sa tuwa ko, gagawan ko sila ng banner. Tutulungan ko silang mag-advertise para dumami yung members nila. Kasi yun dapat ang puso ng Diyos. Hindi yung pipigilan mo. Eh, ang pinipigilan mo, hindi yung tao. Gawain ng Diyos yan eh. Diba? So, mali yun na hindi tayo magiging masaya. Diba, makita natin. Nung there was last Sunday, ang daming mga Spanish no umaten. Masayang-masaya ako para sa kanila. Yung pala kasi birthday ni Pastor Juan. No? Pero masaya ako. I'm happy for them. Diba? Dapat ganun yung nararamdaman natin. Hindi tayo naiinis. Parang inconvenient sa atin. Halimbawa, nagtatakbuhan yung mga bata sa church. Dapat maging music to our ears yan. Maging masaya ka, maraming bata. Mas nakakalungkot pag walang bata. Diba? Okay lang sa akin na maingay sila, magtakbuhan sila. Eh kasi they're just being kids. Ganun din naman tayo nung bata tayo. Although, nung bata tayo, may halong kurot tayo at saka batok pagka makulit tayo. Di ba? Ang mga bata dito, hindi naman natin ginaganon. Di ba? Inaayaan natin sila maging masaya, maging masigla. Di ba? Pero imagine nyo, kung walang kids sa church natin. Di ba? So, maging masaya tayo. Maging, meron tayong makitang umunlad, na naging US citizen, masaya tayo dapat sa kanya. Kasi umunlad siya eh, di ba? O nagka-green card siya, masaya tayo dapat sa kanya. Di ba? O nakuha niya yung anak niya sa Pilipinas, nandito na, di ba? Naalala ko nang dumating yung mga anak ni James, di ba? Parang ano eh, parang piyesta yung buong church, masayang-masaya lahat. Kasi alam niyo, bunga ng panalangin yun, tagal namin pinag-pray yun eh. So nung pag na nagkakatotoo, masaya tayo, di ba? So, yeah, ay ganun dapat yung attitude natin. Ano pa yung napansin nyo? Anybody?
Ano pa yung napansin niyo? Mr. Bernadette po. Go ahead pa, tita. This proves lang na God blesses and partners with those who are parang fearless sila. Hindi sila natatakot to do the right thing because they know that that would please God. Mm-hmm. You know, needs of Satan attacking them, tries to hinder what they want to do that is right. Mm-hmm. They are getting to be, Satan would like them to be offline, you know, out of track. Yeah. Pero malakas ang mga loob nitong mga dalawang midwife na to. Mm-hmm. They did what they think is right, mm-hmm. and what they thought they think would please God. Yes, apo. Naalala ko lang merong matanda sa amin sa church namin dati sa Pilipinas. Ayaw na ayaw siya papupuntay ng mga anak niya sa church. No, in fact, nagbibigay pa siya ng 20 pesos sa mga bata para maka-attend ng youth camp, no? Pero ayaw na ayaw siya papupuntahin kasi ayaw nilang magpalit ng religion yung nanay nila. So, ang ginawa ng matanda, dinala niya lahat ng apo niya sa church. O dinaborn again lahat ng apo. yung matandang 'yon, iinano niya, kumbaga in-exemplify niya yung attitude ni Shipra at saka ni Puwa na kumbaga hindi sila nakikinig sa sinasabi ng tao, nakikinig sila sa sinasabi ng Diyos, di ba? Eh kasi ano bang sabi ng Diyos, di ba? Make the Sabbath day holy. Eh yun yung nasa puso at isipan nung member namin na elder doon sa church. Sabi niya, okay. Sabi ng Diyos, make the Sabbath day holy. So I'll be in the church. Okay, may kasama ko, wala. Ayaw sumama ng mag-asawa, ng anak niya, tsaka yung manugang niya, dinala niya yung mga apo niya. Kasi yung mga apo niya, pinasok niya sa Sunday school. Yung mga apo niya, lumaki, doon na lumaki, hanggang sa naging college na, nandun pa rin sa simbahan, lumago yung mga bata, di ba? Ngayon siguro patay na yung matanda niya, pero yung legacy niya, na dinala niya yung mga apo niya sa simbahan, that will be felt hanggang sa mga susunod na generation. You'll never know yung impact mo sa tao. You'll never know. Diba po? So, makinig ka sa Diyos. Huwag kang makikinig sa tao. Kahit na sabihin mong Kristiyano pa, pero Kristiyano nga, wrong advice naman. Diba? Kaya dapat makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Dahil ako, madami naman nag-advise sa akin, Kristiyano, huwag mong gawin yan. Diba? Tinanong ko si Lord, sabi ni Lord, hindi, gawin mo yan. Di may resulta. Kung sinunod ko yung tayo ng iba, di walang resulta. Diba? Pangarap na lang. Alam niyo yun, may pangarap ko sana, yung ministry, ganito, ganyan. Nasabihin sa'yo ni Satan, gagamit pa yan, gagamitin niya may mga tao sa paligid mo. Sabihin mo doon, walang mangyayari dyan. Kung makikinig ka naman. O di hanggang ngayon, sana pangarap pa rin. Pero since nakinig ka sa Diyos, tinrabaho nyo, dalawa kayo ng Diyos, kasi yun ang unbeatable team Yung kapangyarihan ng Diyos at obedience mo. Pag nagsama yan, madami mangyayari. Maniwala kayo. Madami mangyayari. Diba? Ganun yung ginawa ng mga ni Shipra at saka ni Puma. Yeah. Kasi ba, sa ministry lang natin every Sunday, pwede naman si Jasmine, nakapagod naman maghugas ng pinggan, magsaing tuwing Linggo at saka 'di ba? Ang bawa o may magsabi sa kanya, si Sir Jasmine, wala ka nang papala diyan, hindi ka mabinabayaran. Ano nang gawin niyan, 'di ba? O ba nakinig siya sa Diyos, na-miss niya yung fun, na-miss niya yung joy. Kasi meron kasing unexplainable joy pag may ginagawa ka sa Lord. Tapos nakikita mo dumadami. I'm sure ang saya-saya siguro ni Shipra at saka ni Puwa. No, in spite of dun sa decree na binaban ni Pharaoh, dumami pa rin yung mga Israelites. Ano ba? So, it is something na importante makinig tayo sa Diyos, huwag tayo makinig sa tao. Yeah, that's right. Kasi wisdom ng tao, limited lang. Ang wisdom ng Diyos, kumbaga, unlimited yan. Parang buffet.
Di ba? Eat all you can. Ano pa po? Ano pa po napansin nyo? May sishare ako dito. Mag-comment kayo sa mga sa sishare ko. Tingnan nyo po ito. Ayan. Practical life application. Number one, ano masasabi nyo dito? God is not a liar. No? Di siya sinungaling. He will bless those who will bless you. And He will curse those who will curse you. Ano masasabi nyo dyan? Kanina Pangako ni Lord. Pangako po ni Lord yan eh, na I will not leave you nor forsake you. Mm-hmm. I will be with you whether if I am with you, who would be against you? Di ba? Parang opo. If God is with me, who could be against me? Opo. Pero particularly, kanina niya sinabi yan, I will bless those who will bless you and I will curse those who will curse you. Sa mga pinag-aralan natin sa Genesis. Opo. Kanina mga yun? Si ano yun? Abraham ba? Abraham. Yeah. May second honor na. Wala si Tita Lenlen eh. Si Tita Amy lahat nakakasagot ng tanong ng teacher eh. Tama, si Abraham, si Lolo Abraham ni ano ni Joseph, di ba? Oh. Oo. Okay. Lahat nung nag-bless kay Abraham, binless niya. Lahat nung nag-curse kay Abraham, kinurse niya. Ah, lahat oo nga naman. Yung anak ni Abraham si Isaac. Anak ni Isaac si Jacob. Di ba po? Si Jacob, anak niya si Joseph. Lahat nung nag-curse kay Joseph, kinurse nino ni Lord, di ba? Halimbawa, yung mga yung asawa ni ano ni pangalan ng asawa ni Potiphar, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Malamang pinarasahan ni Lord 'yon, pero maliwanag yung mga kapatid niya. Di ba? Kinurse, tinapon siya, binenta siya, pinahirapan siya, di ba? Pero ano nangyari? Nagkaroon sila, naka-experience sila ng famine, di ba? Pero nung sinimula nilang i-bless si Joseph, ano na nangyari? Naka-experience na sila ng ano, ng blessing. So yung si Pharaoh na si Pharaoh na boss ni Joseph, binless niya si Joseph, di ba po? Ano nangyari sa Egypt? Ano nangyari kay Pharaoh? Binless din ni Lord. Ngayon, may bagong Pharaoh na 400 years after. Oh, kinurse si ano, itong Israel. 'Di ba? Eh apo ni Joseph 'yan eh, apo ni Jacob 'yan eh. Ano nangyari? Kinurse din sila. Yung curse mararamdaman niya sa susunod na chapter. Makikita niyo kung anong gagawin ng Lord sa Egypt dahil pinahirapan nila yung chosen people niya. Yeah po. Bakit? Kasi God is not a liar. Kaya tip din ha, huwag kayong nagki-curse ng tao. Baka bumalik sa para kang dumura sa langit tapos pabalik sa mukha mo. Di ba? So, huwag kang magki-curse ng tao. Masasabihin mo, naku, sana ganun, sana ano 'yun. Tapos lalo na pinagmumulan inggit lang. Oh. Ang gawin mo, i-bless mo. Di ba? O, kahit naiinis ka na sa tao, i-bless mo pa rin. Lord, masama ang loob ko sa tao na to eh. Pero pwede ba, i-bless mo siya. Para i-bless ka rin. Di ba? So, hayaan mo si, sabi nga, the vengeance is the Lord. Hayaan mo siya ang mag-ano sa'yo. Good evening, Shane. How are you? I'm good. Actually, I'm so sorry I was late. You know, I just took my daughter to the kids' Bible study. Oh, that's good. That's good. It's so okay, if I'm not here, then I brought her to the kids' Bible study. Okay. So that's why. Yeah, and I'm so sorry about that, though. Yeah. That's good. That's good. Mm-hmm. All right. Ano pa? Ano pa napansin nyo sa number one? Meron kayo napansin sa number one? Or kung sa number 2, baka may napansin kayo sa number 2. Ano nga yung number 2? Can you say that? May salvation ba na nangyari through Joseph? Di ba? Na-save yung Israel?
Di ba? Pati yung family niya na safe, di ba? Kasi he nag-cling siya sa Panginoon eh. Imagine mo, if you will accept Jesus as your personal Lord and Savior, meron din siyang pangako sa Acts, you and your family, entire household will be saved. Di ba? Oh, yeah. Sa time ni Joseph, famine, na-save sila sa famine. Di ba? Pero this time, salvation na binibigay ni Lord, hindi lang sa famine, kundi sa spiritual famine. Hindi ka pupunta ng hell, pupunta ka ng heaven. So hindi lang ikaw masisave, yun ang pangako niya. Pati asawa mo, anak mo, pagulang mo, kapatid mo, pinsan mo, mga kamag-anak mo, makakakilala sa Diyos. Di ba? Pero siyempre, hindi naman lahat tatanggap. Ganun talaga ang buhay. Hindi, may free will eh. Di ba? May free will. Pero let's have high hopes na sila ay tumanggap. Di ba po? So ako naman, high hopes naman ako natatanggap. Kasi hindi bad deal eh. Di ba? Ano ba naman ang bad deal? Tatanggapin mo lang as Lord and Savior. Eh. Pupunta ka na ng langit. Di ba? Kumbaga, make use of the logic nung magnanakaw sa na nakapako sa krus, di ba? Ano ba mawala sa akin, di ba? Tanggapin ko na to si Jesus, punta pa ako ng langit, di ba? So this time sa ito na naman, nakaka-experience na naman sila ng problema, malaking problema, inaalipin sila, no? Pero may salvation na parating. No, na magpapadala ng deliverer ang Panginoon si Moses. Padating siya niyan, ipapanganak siya. Sa atin din, may salvation na naghihintay. Binigay niya yung bugtong niyang anak, di ba? So laging may way out ang Panginoon, no? So sa lahat ng struggles ng buhay, no? Meron siyang way out talaga. Number three. Anong napansin niyo sa number three? Excuse me, Pastor. Yung number one, may testimony pala ako dyan last Friday. Go ahead, Shane. Yeah, it says God is not a liar here. Well, in fact, God showed me that He is not really a liar. Because we took under oath during my hearing, right? Mm-hmm. And I specifically asked God for so many nights that, you know, Lord, please don't put me in a position to be forced to lie just in order for me to defend myself, because I don't want to do it, and I don't want to lie, and I don't want to sin, and because I'm weak, I may not be able to do what you want. So I keep on praying that every day. Mm-hmm. And in fact, what he did to me, I didn't even said anything. I didn't open my mouth. Mm-hmm. I didn't even show any proof of anything, mm-hmm. and the case was done. Wow. So I believe that he listened to my prayer, and he doesn't want me to lie, which I asked it specifically that not to let me lie. Mm-hmm. Yep. I agree. So God is not a liar. There's no reason for us to lie. Di ba? We must always speak of the truth. Di ba? And that is one of the commandments. Di ba? Huwag kang maging false testimony. All right. Thank you, Shane. About number three. Anybody, your increase will be so evident that the enemy will focus on ruining you. The increase of the Israelites was so evident na kaya ang naging focus ni Pharaoh ay sirain sila. Eto nga, mangyayari sa'yo. O yan, di Kristiyano ka. Di ba? Inanggap po si Jesus eh. Gusto mo magbago, ha? Lagot ka ngayon. The enemy will focus on you. Kasi, halimbawa, ako si Satan. Bakit ako magbibigay ng panahon sa isang bugoy, lasenggo, drug addict, sira ang pamilya, wasak ang buhay? Hindi ko na pagtutuunan ng pansin yun. Bakit? Eh kasi sa akin na yun eh. Kanya na yun eh. Hindi na ako mag-aksaya ng panahon doon. Nakuha niyo po, kasi bakit? Limited lang ang power ko eh. Yan, Pastor. Hindi naman ako, na yeah, hindi naman ako ano eh, hindi naman ako all-powerful kagaya ng Diyos. Hindi naman ako all-knowing. Hindi naman ako ever present kung saan. So magfo-focus ako doon sa nagba-Bible study, doon sa gustong magbago ng buhay, doon sa nagpapalit ng kulay, doon sa alam niyo yon, yung tao na pilit lumalapit sa Diyos, doon ako magfo-focus. So itong mga Israelites na to, since nagwo-worship kayo sa Lord nyo, hindi nyo ako bino-worship, ako yung son of Ra, ako yung Diyos ng Egypt.
naiinis ako sa inyo. So ganun yung nararamdaman ni Satan, ganun din nararamdaman ni Pharaoh. Ang gagawin ko kayo slaves, wawasakin ko kayo. So ganun din ang nangyayari sa buhay natin. Okay, so dapat ito maganda kasi sabi sa akin, eh ganun din naman pala, naging Kristiyano ako, pastor. Tapos iwawasakin din ako ni Satan. Eh hindi na ako magiging Kristiyano para hindi niya na ako habulin. 'Di ba? May sense, 'di ba? Pero nga problema nga, edi wala ka nang pupuntahan, doon ka na, wala ka nang pag-asa. 'Di ba? Pero tingnan niyo, ang buhay nung hindi ka Kristiyano, kasi ito yung angal ng marami. Nung hindi ako Kristiyano, ang sabi, may problema ako. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Nung naging Kristiyano ako, may problema pa rin ako. Pero teka lang, may difference. Oo, parehas kang may problema. Pero ngayon, may Savior ka. Merong Diyos na tagapagligtas na mag-aayos ng buhay mo, mag-guide sa iyo, sasabihin sa iyo, yung Holy Spirit within you na nakatira sa puso mo, yan yung nagsasabi sa iyo na gawin ang tama at maggawin ang mali. Diba? Oh, sa version ng commercial noong araw, yan ang iyong konsensya. Alala niyo yung bareta? Ano, Ajax ba yan, Tita Pepot? Yung commercial noong araw? Ako, ang iyong konsensya. Diba? Ajax. Super wila tayo, no? Ajax. And anyway, wala na yung mga sabong panlaba ngayon dahil puro detergent powder na. May commercial kasi noong araw, no? Na gano'n, no? Ako ang iyong konsensya. Sinasabi niya kung ano yung pipiliin sabon. Pero ngayon, ang Holy Spirit, siya yung nagsasabi sa'yo ng tama at mali. No? Kumbaga, meron nag-guide sa'yo. Eh, mas pipiliin ko na yun. Diba? Ito tal, parehas ka lang naman yung mag-struggle. Kumbaga, ang gusto kasi natin, bed of roses, pag tinanggap natin si Jesus, eh, hindi naman mangyayari yun. Mangyayari yun sa heaven lang. Dito sa mundong ito, hindi pa mangyayari yun. Kaya yeah, mag-struggle ka na sa flesh and blood ka pa, di ba? So, ano pa? Anything gusto niyong idagdag sa practical life application natin? Pastor, may tanong ako sa number 2. Sige po. Yung kung sa salvation, yung sinabi na you and your household will be saved. Mm-hmm. Ano kung merong member sa household or sa family na hindi naman tumatanggap, parang ganun. Mm-hmm. Paano po siya? Ang una, ang sigurado dito, the Lord will give all people an opportunity to get to know Him. Una yon, no? So kasi, andaan nyo ha, sa number one, sabi, God is not a liar. So He is just, pareha siya. Imagine nyo, pagdating sa trono, sa White Throne Judgment, no? Pagdating doon, tatanungin ka niya, ba't hindi mo ako tinanggap? Di ba? Pwede ka magdahilan. Kasi si Pastor Jeff po, hindi naman po ako sinairan. Eh. Pwede mong idahilan lahat ng tao. Di ba? Kaya importante sa akin yun. Eh, yung pinapaliwanag ko to sa Gilas Ministry. Hindi ko sinabi na mag-member kayo ng church namin. Hindi ko sinabi na tanggapin niyo si Jesus. Pero ang sinasabi ko, bigyan niyo ako ng opportunity na ipakilala sa inyo si Kristo. Kasi alam ko, darating ang panahon, no? Haharap sila sa Panginoon. Para clear ako doon sa trabaho ko. Na nagawa ko yung dapat kong gawin. Ngayon, ang choice ng pagtanggap, nasa kanila yon. Di ba po? So ganun din, lahat, ibig sabihin just ang Panginoon, lahat bibigyan ng pagkakataon. So doon pa lang malaki na ang tsansa. Halimbawa, matigas ang loob. Di ba po? Ang Panginoon ay, kumbaga, ay wala namang matigas ang loob sa Panginoon. Lahat ng, sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Di ba? Lahat ng tao mayroong panahon sa Diyos. Maring hindi natin makita agad ang resulta, di ba? Hindi natin makita agad na tumanggap yung isa nating anak o isa nating magulang or chuhin or chine or whoever. Pero you never know kasi kung ano yung nasa puso nila. Para sa akin, you cannot judge a person. Diba, nakakita ka ng isang tao, tambay, araw-araw, inom, araw-araw, lasing, araw-araw. You cannot, nagnanakaw, nagugulo, talagang masama ang buhay. But you cannot judge that person
na malay mo, magulat ka, makita mo yan sa langit. Kasi tandaan nyo, personal ang salvation. Hindi naman by group yan or by family. Or it's a personal decision. Di ba? Kagaya nung magnanakaw. Buong buhay niya, magnanakaw siya. Last minute, tumanggap eh. Pasok. So, I mean, there's always possibility. No? Kasi ang unang-una dapat naniniwala dyan tayo. Di ba? Kasi una, pag tayo mismo ang kumontra sa salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, for you and your household will be saved, no? Kumbaga, tas tayo unang hindi maniniwala, eh kumbaga mahirap naman 'yon, 'di ba? Kumbaga, dapat tayo ang unang maniwala, 'di ba po? So, ngayon kung talagang ginawa ng Diyos, ginawa mo na ang iyong paraan, 'di ba? At hindi pa rin tumanggap ang kamag-anak mo, eh ano na yon, eh decision niya yun sa buhay. Ngayon po, eto basahin lang natin. Acts 16:31, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. O yun, yun yung sinabi sa Acts 16:31. Maniwala ka daw kay Kristo at ikaw yung masasagip at pati ang iyong mga kamag-anak. Isa pang factor din po dito na dapat nating tingnan, eh yung factor na nakita ba nila si Kristo sa buhay natin. Diba po? Kasi minsan tayo mga Kristiyano, ang tanggap natin sa salita ng Diyos, minsan literal lang. Oh, nakalagay sa Acts 16:31. Pag ako tumanggap kay Jesus, masisave ako, masisave din yung tatay ko, yung nanay ko, yung kapatid ko, yung manugang ko, yung anak ko, yung apo ko, yung binang ko. Lahat sila masisave. Diba? Pero, sometimes we just take it as that. May factor din tayo eh. Malaking bagay para makilala nila ang Diyos. Makita nila. Yeah. Makita nila sa buhay natin. Diba po? Diba, sabihin natin, uminom kayo ng ano, ng masarap na ano, na soft drinks na to. Pero hindi naman nakikita na parang kumbinsido ka. Diba? So dapat nakikita sa buhay natin. So may challenge din sa atin. Diba po? So anything else na ano? Anything else na ano na gusto niyong idagdag? Yeah. Pakita ko lang sa inyo dito. No? Dito kasi sa chapter 1 verses 8 to 14, yung imposition ng slavery. So may bago na nga, ano, may bago ng Pharaoh. No? Ang logic of the new king, no? Is stated, and also the policy that resulted from his reasoning. No? Ano ibig sabihin? The new king, hindi niya kilala si Joseph. No? The identity of this Pharaoh is uncertain, but possibly he was Amos I, founder of the 18th dynasty. Anyway, this Pharaoh voiced two reasons for his concerns. No? The alarming increase in number ng mga Israelites at yung takot niya na baka maging politically aligned ito sa mga kalaban niya. So dapat sila ay hindi dumami. So ginawa niya, forced labor niya itong mga to, no? At habang nagtatayo siya ng mga royal store cities na Phithom at Ramesses. No? So in-oppress niya. No? Oppressed or Anna is the same word God used in Genesis 15:13 where it is translated as mistreated when he predicted the Egyptian bondage. Ayan. This slavery in Egypt was like being in an iron smelting furnace. So, in spite na itong mga Egyptian na to ay ruthlessly treated, God prospered them numerically. This caused greater consternation or pagkadismaya sa mga Egyptian. At ginawa nila, in-increase nila ang workload nitong mga to. Ayan. So, theory in practice, una, ang Egypt, no, it symbolizes yung kasalanan. No? Dati, yung Egypt, siya yung salvation. Yung panahon ni Joseph. Itong panahon nila ngayon, ang Egypt, kasalanan. No?
Bakit? Kasi nandun sila nakatira sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, magpapadala siya ng deliverer para i-pull out sila sa kasalanan. Diba? So ganun din, spiritual realm. No? Sabi ni Lord, kayo mga Israelites, my people, nandyan kayo sa Egypt, ginagawa kayong slave ni Pharaoh, si Pharaoh equals si Satan, tapos ang Egypt equals kasalanan. So magpapadala ako ng deliverer, darating si Moses, ipapanganak, pu-pull out niya kayo dyan. Ako rin, nagpadala ng deliverer nyo, the deliverer, si Jesus, para i-pull out kayo sa kasalanan. Nakuha po natin yung parallelism. Yan po. Ang goal ng Egypt is to enslave them. Ang goal ng Panginoon at ng deliverer is to free them. Di ba po? Para tayo palayain sa kasalanan. Kasalanan kagaya ng lying, cheating, gossiping, violence, no? Pornography, fornication, homosexual behavior, abortion, etc., etc. No? Ngayon, isang factor na kasalanan ni Satan, no? Na kasalanan din ni Pharaoh. In fact, envy is the first recorded sin. Alam niyo po ba 'yon? Ang envy o inggit ang kauna-unahang kasalanan na nai-record. Bakit? 'Yun ang kasalanan kasi nino ni Satan na inggit siya sa Panginoon. Pangalawang nagkasala si Eva na inggit kasi gusto niya rin maging Diyos. Pangatlo nagkasala si Adan sumang-ayon kay Eva, di ba? So, envy, because of envy, gusto rin nila maging Diyos. Ito naman si Pharaoh, gusto niya maging king, gusto niya maging siya lang, walang ibang king. Ganun din si Satan, siya lang, walang Diyos, dapat siya ang i-worship. So, Pharaoh were eaten alive by envy. Satan, recorded sa Book of Revelation, will be destroyed by the good forces of God at he will be eaten alive by envy. Nakuha po natin yung parallelism. Ayan. So, yun nga, no, ang tanong, is jealousy a sin? No? Envy is a sin. It says nothing of jealousy. A surprising amount of people can grasp the difference. So, lagpasan na natin yan. Envy is the first sin in the Bible, Satan, Adam and Eve. No? So, maalala niyo yun. So, extermination of the children. Ayan ang gusto gawin. Enslavement was only partially effective. So, Pharaoh decided to enact a more aggressive policy, namely infanticide. So, hindi umubra yung kanyang plano na enslavement. Infanticide naman. O di ba ngayon din, ganyan naman nangyari, di ba? O hindi mo bra yung ano, kung bawa, hindi kita may enslave sa sin mo, gagawin ko infanticide, di ba? So, nangyari lang, kakailan lang. Infanticide din ah. Yung pagbabarili mo yung mga bata, di ba? Di ba, malaking kasalanan yun. Eh, di ba, infanticide yung abortion na pinag-uusapan ngayon sa Senate. Kung mag-a-abortion ba o hindi. So, kumbaga, everybody will always justify yung kanilang mga actions, pero, you know, sin is sin. Diba? So, ang king's instruction, patayin yung mga bata, no? Yung mga babae, mabuhay, yung mga batang lalaki, eh, mamatay. No? So, buti na lang, may dalawang babae, dalawang midwives, si Shipra at si Pua, na hindi nakinig sa tao, nakinig sa Diyos. So dapat, ano matututunan natin doon? Huwag tayong makinig sa tao, makinig tayo sa Diyos. Pero kung yung tao namang kausap nyo ay inaanihan ng Espiritu ng Diyos at merong guidance mula sa Diyos, makinig kayo doon. Ang tawag doon, Christian counseling. Pero yung tao na punong-puno ng inggit lang, punong-puno ng envy, naku, huwag mong gawin yan. Naku, hindi ka, huwag kang makinig doon, makinig ka sa Diyos. Kaya importante, meron tayong personal na relasyon sa Diyos, hindi lang basta ano. So, mabait tong dalawang to. Hinayaan nila mabuhay yung mga yon. At apparently, sila ay binigyan ng sarili nilang pamilya. Ayan, oh, God bless the Israelites in general with increased fertility and bestowed mercy on Shipra and Phua in particular. So, lalo pa silang dumami. No? So, God's purpose in granting the increase seems to have been to steer the fire and fear of the Egyptians so that they would severely discomfort God's people and thus cause them to desire deliverance. So, ginamit ng Diyos
yung pag-harden sa heart ni Pharaoh, na ginamit ng Diyos yung suffering na yon para magkaroon ng discomfort sa mga Israelites para umalis sila doon sa Egypt equal sin area. Para dalhin sila ibalik sa promised land. Alright, that's physical. Ganun din sa atin. Nang hinahayaan niya magkaroon ka ng discomfort para umalis ka sa sin at hanapin mo ang Panginoon. Di ba? Meron nga ang katuwaan eh. May biro nga yung mga pastor eh. Oh, na kamusta? Ano yung ginagawa mo dun sa member mo na hindi mo makita? No, minsan nagkakakwentuhan yung mga pastor. Nakikinig ako. Ang sabi ng pastor, kamusta? Anong ginagawa mo dun sa member mo na hindi na pumunta ng church? Sabi niya, ayaw mo lang yun. Pag nagka-problema, babalik din yun. Kasi, ang ka nagka-problema, kita mo sa church yun, nasa altar call pa yun, unang-una eh. So, hintayin mo lang, babalik din ni Lord yun. Nagbibiroan lang naman sila, no? Pero sama may katotohanan eh. Diba? So, ano pa? So, the oppression against the Israelites deepened, but as God's people were suffering under his subjugation or control, God prepared a deliverer. So, parating na. Next, pag-uusapan natin ang pag-anak kay Joseph. Okay? Tandaan nyo, practical life application. The enemy wishes to exterminate you. Ayan, pag obedient ka, may protection ka. Diba? Nang nag-uobey ka sa Panginoon, may protection ka. Pag disobedient ka, wala kang protection. The enemy will be relentless. Hindi kanya pakakawalan. Lagi kanya talaga nga habol-habulin. Kasi nga, hindi siya magdo-double time doon sa taong wasak na. Mag-double time siya doon sa tao na gustong lumapit sa Diyos at mabuo. You must be more relentless. Paano? Paano ka magiging more relentless? Anong practical life application doon? Una, makipagrelasyon ka sa Diyos. Manalangin ka. Makipag-fellowship ka sa kapwa mo Kristiyano. Huwag mo mamimiss yung mga gathering na kung saan ka lumalago. Na hindi naman sikreto, pero isa sa mga nagpalago sa akin, nung nakilala ko ang Diyos, nahilig po ako. Ewan ko, naging addict na yata. Kasi dati addict ako nga eh. Manood ng basketball sa Ultra. Kahit ako lang mag-isa. Sa Araneta, sa Cuneta Astrodome nung araw, no? Yung hilig kong yun, na-convert, yung na-born again ako, na-convert, no? Nahilig naman akong makinig sa mga nagba-Bible study. Pero hindi ako nag-nakunod sa salita. Nakikinig lang ako. Eh, hindi ko naman alam na principle pala sa Bible yun, na faith comes from hearing and hearing the word of God. So nabuo na yung faith ko. Ngayon, sa dami ko napakinggan, napakinggan na kwento, na dami nakuwang wisdom, hindi ko naman na imagine na fast forward 20 plus years after, eh magagamit ko pala lahat yun pag ako'y nagpastor. Di ba po? So, dapat kung relentless ang enemy, mas relentless ka. Huwag kang papatay-patay, huwag kang lulugo-lugo. Di ba? Dapat lumaban ka, nakasangga mo ang Diyos na hindi ka niya iiwan. No? At lagi mo pangahawakan, there is a promised deliverer. So, ang mga Israelites, may promised deliverer. Si Moses, ganun din tayo. May promised deliverer. Alright, so takeaway. Anong takeaway natin? Anong takeaway natin saan? Sinong gustong magsimula? Sinong gusto mauna sa kanyang baon, balot, takeaway? Alam niyo, Sister Bernadette, sa church, meron tayong kultura. Kasi kami kasabihan, ang Pilipino, pag umatin ng handaan o kainan, masarap ang kain yan. So magkukonsume yan as many as he or she can. At pag-uwi, dapat may baon, may balot. Diba? Para pag ginutom sa gabi, may maiinip. Ganun din dapat sa Word of God. Habang tayo nagba-Bible study, consume all we can. Pero dapat may baon din tayo. Pag-uwi, pag wala ng Bible study, meron tayong kakainin, meron tayong maiinip na salita ng Diyos. Diba? So anong takeaway natin? Anong balot ninyo sa mga pinag-usapan natin? Ako muna, Pastor. Glad you say Jasmine. Jasmine po. Ang takeaway ko po, kahit anong hirap na dumaan sa buhay natin o nararanasan natin, parati pa rin natin isipin na si God is na dyan
na palati tayong binibless pa rin. Gaya na naranasan ng Israelites, no? Matinding hirap yun. Ha? Ano, hindi, siguro ang trabaho nila hindi naman 8 to 5. Eh. Baka tulog ng mga yun, mga 4 na oras lang sa isang araw. Eh. Mahaba na 6 hours siguro. Diba? Puro trabaho ginagawa. So, hirap at hirap lang. Marami silang hirap na ginanas. Ako, nanggang yata ako. Hello? 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 Narinig po namin kayo, Pastor, pero naghang po yung cam niyo. Naghang yung camera ko. Ay, gumalaw na po. Ayan. Sige, sige, sige. Next, next. Ay, gumalaw na po. Sino ang susunod na? Ako na po. Takeaway ko po is makinig kay God at huwag po makinig sa tao. Mm-hmm. Inulit mo lang yung sabi ng pastor. Pero, ibigay nito pa yung takeaway ko. Pero kapag yung tao naman na nag-advise sa atin, alam naman natin, godly advice yung binibigay niya galing kay God, makinig din tayo kasi maring ginagamit ni Lord yung tao na yon para i-disciple tayo, para ano mo yan. Pero obvious naman kasi yung parang based lang sa inggit, ano mo yan, based lang sa ganito. Kumbaga ayaw kanyang mag-progress, ayaw kanyang lumago, huwag kang makikinig doon. Tumuloy ka lang. Basta nakarinig ka sa Diyos, sinabi ng Diyos, gaya, gawin mo yan, ang bahala sa'yo. Huwag kang matatakot. No? Sabi Pastor, nga, may dadagdag po ako doon sa, ano, doon sa tip number 3, yung when the blessing is evident, si Satan po eh gagawin po lahat para yun nga po hilahin ka. Yung nga po yung nangyari po this month sa akin ngayong May, yung time na maglilid po ako ng worship nung Mother's Day, yun po yung week na nagkasakit po ako. Oo. So, nagpray po ako, nagpray po tayong lahat na ano, by the time na mag Sunday, gumaling po ako. Then, pinagaling naman po ako ni Lord, so praise the Lord po doon. Na talagang kahit yung kalaban ay umatake, si God pa rin po masusunod. And then the week after naman noon, yung kotse ko naman na ano, inatake dahil nag-serve po tayo sa ano, sa youth camp. So yeah, nagalit na naman si Satan sa ginawa natin. Inatake naman yung kotse ko. Oh, wasak din yung kotse namin. Kaya po so. Pero ginawa po ni Lord, ginawa ano pa, testimony po yun na sinagot po nung boss ko yung ano, yung rent car, then yung warranty, sinagot po yung pag-repairs. So, kahit anong gawin talaga ni Satan, kung kay God tayo kakapit, i-bless tayo, i-bless ni Lord. At magaling pa siyang tumiming. Tatimingin niya pa talaga yung Mother's Day. Kasi teka, hindi ko to okay lang. Wala akong gagawin dito kay Aldrin. Hindi naman Mother's Day. Hintayin ko yung Mother's Day. O, sige. Mother's Day, madaming tao eh. Di ba? Hindi naman din tatanga-tanga ito si Satan eh. Di ba? Marunin itong dumiskarte. Pero hindi siya tanga. Sabihin natin smart siya, pero hindi siya kasing powerful ng Diyos. Di ba? So, amen, yes. Pero may free will din po ako, Pastor, na ay, bibigyan na lang ako, di na lang ako tutugtog. Yeah. But I still believe and have faith na pagagalingin ako ni Lord. Yeah. So, thank you kay God. Ika nga ng mga artista, the show must go on. Di ba? I mean, kasi kung meron silang ganun na work ethics, di ba? Yung mga artista, di ba? Yung tipong, dati parang may kinuwento si Dolphy na ano yun, nagpapatawa siya, tapos para may binalita na may namatay or something. Imagine mo, mahirap yun. Papatawa ka pa, tapos may namatay, di ba? Pero sabi niya, the show must go on. Show business too. Eh kung may work ethic silang ganun, di dapat tayo din mga Kristiyano, di ba? Eh para kay Lord to, eh, the show must go on. Di ba? Ako nga eh, Sabado, namatay tatay ko, nag-preach pa akong Linggo. Kahit nakatulala na ako sa hangin, eh, di ba? So, I mean, you are working for the king, di ba? So, siguro kung natatrabaho kay Duterte o kay Biden, kahit may lagnat ako, papasok ako, dahil mahiya ako eh, di ba? Parang ganun. So, ganun din tayo eh, working for the king of kings eh. So, yeah, good. That's good. Talagang nayariin tayo, no? Pero good thing we have a savior. Let's always put our trust in him.
Anything else? Takeaway. Parang pastor, parang yung kay Hazel, maglilid siya ng Sunday worship sa Pioneer. Saturday, nawala yung boses niya. Talagang puro sa labat daw siya, gargle, ganyan. Nung kinagabi, half-pray lang siya ng pray, lumabas naman. Ang hirap kasi nun eh, pag nawala ang boses mo. Kasi ako, hindi ako singer, ha, pero I use the same thing, hindi lang pakanta, pasalita. Nakuha nyo? Kasi minsan akala nila, singer lang may problema ganun. Hindi, yung mga speaker din, yung mga nag-work ako sa training, as a training consultant, nagkakanta ka kong training mula umaga hanggang hapon, minsan hanggang gabi pa. Mas daig mo pa yung kumanta nun. Salita ka na salita. In fact, na-operahan na ako eh, sa St. Luke's. Tinanggal yung, nagkaroon ako ng, anong tawag doon? Una, tonsillectomy, sinabay, tapos, laryngitis? Hindi po, laryngectomy, something ganun, ano? Basta, kalimutan ko eh. Meron tawag doon eh. Ang ginawa ko, pinaluwag po yung ano ko, yung salalamunan ko. Kasi kumapal na dahil nga namaga, no? So, kumbaga, gagamitin yun ng Diyos, ay na nga ng enemy, para mahinder ka. Diba? So, mahirap. Pag nawalan ka ng boses, mahirap. Hindi ka makapagsalita. Diba? Ako naman ngayon, napapansin ko, madalas ako nabubulol. So, baga, ganun talaga, inihinder ka. So, ayun. Anything else? Take away. Pastor. Dahil, tita. One sentence lang. Sige pa. Obedience to God is the key to prosperity. Amen. Kasi, pagka nag-obey tayo sa Diyos, talaga hindi tayo pababayaan. And the enemy cannot overcome us because God will protect us. He will be at our side all throughout. Amen. Okay. Yeah. Is the key. In line with that, right, Sister Frank. Tama yun eh. God is not a liar. You know, as long as believe that all the time that if we can hold on to his promises, like he's got great plans for each one of us to prosper us, you know, and give us a good future. If we just be obedient to his words and then do the task that he wanted us to do for others, have that faith that he is going to be with us no matter what. You know, yun lang ang panghawakan natin, and that kahit na yung kaliit, no matter how, yun like a mustard seed faith. Ganong kaliit na seed, kung if we believe that we have that, nothing would be impossible eh, na ibibigay ni Lord kung ano yung dapat para sa atin. So yeah, that's what I believe in. God is always true to his promises. Amen. I agree 100%. I agree. How about you, Tita Amy, take away? Ang sa akin po yung na bilib po ako doon sa dalawang midwives na hindi po sila natakot kay Pharaoh. Nanindigan, ano? Nanindigan sila. Baka pugutan sila ng ulo. Hindi nila sinunod. Pero nanindigan sila sa takot nila sa Panginoon, sa kasalanan. Kaya hindi nila ginawa. At siguro, bigyan sila ng Panginoon ng wisdom para sagutin yung tanong ni Pharaoh, bakit ninyo ginawa yan? So maaaring sinabi nila na kasi yung mga Hebrew women ay malulusog o malalakas. Siguro baka somehow hindi rin lahat ganun. Pero parang binigyan sila ng wisdom dahil naniwala sila sa Diyos. Yun po. Amen. Yung kailangan
yung faith natin sa Panginoon, hindi natin kakalimutin. So worth it. So worth it talaga. Maniwala sa Diyos. At manindigan tayo, lalo na sa faith natin, manindigan tayo. No, kahit nagsasabi yung iba na, imagine yung iba nga, nagpapakamatay sa faith nila, ibinabangga yung eroplano sa World Trade Center dahil sa paninindigan. Diba? Mas ang sakit nun, pagkapatay mo, wala ka doon sa pinapangakong heaven. Ang sakit nun, ano? Parang yun yung pinaniwalaan mo, tapos hindi pala. Diba? So, yeah. Tita Pepot, take away. Take away ko. Ako siguro, Pastor, dapat parati tayong mapagmasid. We should always be on the watch out. Parang ganyan na, especially pag pupunta tayo ng Sunday sa church. Kasi tandaan natin na every time na excited tayo pumunta sa church, doon gagawa ng paraan ng kaaway para i-hinder tayo. Kasi naalala ko, Pastor, nung sa Pilipinas pa, si Ben siya ang nagli-lead ng Sunday worship namin. Every time na nandito kami sa Mandaluyong, ang church namin nasa Cubao. Siyempre, magbabiyahe ka pa. Yun yung pagpaalis na kami nung kami nagkakainisan. Ganyan. Ganun din kami dati. Yeah. Oo, diba? Doon kayo nagkakainisan. Doon yung maraming hindrances na minsan hindi na tuloy-tuloy. Mga ganyan. Kaya pag pupunta tayo sa church, kailangan watch natin na hindi tayo padadala sa mga nasa paligid nating problema. Yeah, ako sa akin ang naging struggle ko before dahil madami kami, so hintayin mo sila, naginit yung ulo ko. Kasi magbiyahe pa ako, magdadrive ako malayo, plus mag-aasikaso pa ako sa simbahan, plus magpipreach pa ako. So pag hindi ako focus doon, nadiderailed ako ng, halimbawa, isan, late magising, o kaya late naligo. So, hindi mo pwedeng iwan kasi hintayin mo eh. So, siyempre, halimbawa, sinabi mo sa church, o ganitong oras tayo darating, kasi hindi ako makakarating ng ganong oras, so masisira integrity ko, so may ginit ang ulo ko. Di ba? Kumbaga, ginagamit ng kaaway yun. Di ba? So, kaya ang ginagawa ko pag Linggo, maaga pa lang naangatak na ako ng mga kwarto. Ah, gising! usually nga gano'n, nangyayari yun. Pag papunta kayo simbahan, doon kayo mag-aaway. Di ba? Doon kayo magkakasamaan ng loob. O, di ba? Kumbaga, ako, gat mari, iniiwasa ko yung gano'n. Kumbaga, kasi, lalo na sa akin, malaking effect sa akin eh. Mabuti sana, pagdating ko simbahan, tatahimik lang ako. Hindi na po pwede yun eh, di ba? Ako yung magtuturo, ako yung pastor eh. Buti sana kung pagdating simba, may ulo mo, tatahimik ka lang. Ah, di ba? Eh, problema, hindi pwedeng ganun. Kailangan mong ngumiti, kailangan mong mag-set ng mood for the entire church. Because it's Sunday, everybody's excited to worship God, to have fellowship. Tapos ikaw, lulugulugo ang ganun, di ba? I mean, the enemy can use that. No? And has been using that trick sa lahat ng mga Kristiyano. Di ba? Nakakatawa na lang pag marirealize mo. Yeah. Tama po yun, tita. Pero ba, Tita Pepot? Okay na, Pastor. Pastor Bong, Shane, take away, meron kayo? Sa akin po, it's the Lord never lies. He sticks to His promise. Hmm. You just put your faith in the Lord and, you know, He will always do, you know, if you follow his teachings, he will always be there for you and he will always protect you and he's always our protector. That's why, I mean, for the past few weeks, I even experienced it that the Lord told me, like, I told you to trust me and I will do everything for you. Mm. And he did not lie. And in fact, he was hugging me and telling me that. Mm. Amen. Thank you, Shane. Pastor Bong? Sa akin, Pastor, una yung observation ko. So yung pinors ni Pedro yung kung tutos. So parang noon pa man, nanduro na yung planned parenthood na hanggang ngayon eh,
nagkukuan sa atin, ano, nag-i-influence ba sa society na killing is not, killing an infant is not a sin, parang ganun, dinajustify ng mga kwan, organization na Planned Parenthood. So, the devil, hindi siya titigil mula noon hanggang ngayon, kwan pa rin siya, hindi siya titigil sa pag-attack, especially sa mga believers. It's like a roaring lion ba, waiting for somebody to devour, lalo na kung mahina ang kwan natin, ang faith natin. So, we should soak ourselves with the word of God, lalo na sa mga promises niya. Sabi, isa pa nga dito sa mga promises ni Lord is, if He is with us, who can be against us? Mm-hmm. So, huwag tayong matakot sa mga dumarating na pagsubok. Mm-hmm. Dahil nga, sabi pa niya na, He will never leave us nor forsake us. Mm-hmm. Tapos, sabi pa dito, the devil came to steal, kill, and destroy. But Jesus have come to give us life. Life to its fullest. So, ayun ang takeaway ko, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Bong. So, yeah, there's a lot of learnings now for tonight. Na sa chapter 1 pa lang ng Exodus, exciting na. Pinakita na yung ugali ni Pharaoh. Kasi importante ma-establish yung ugali ni Pharaoh dahil malaki ang gagampanan niyang role, no, sa pagpapahirap sa Israel at pagpapahirap niya rin kay Moses, no. Siguro next Friday pag-uusapan natin, ipapanganak yung deliverer, ipapanganak si Moses, anong pwede natin matutunan doon, no, paano na naman siya ihinder ni Pharaoh, paano siya sasagipin ng Diyos, sinong ginamit ng Diyos para masagip siya. Ang nakakatawa, anak pa ni Pharaoh yung anak pa ni Pharaoh yung ginamit ni Lord para. Yo, parang insulto 'yon. Parang ano, ha? Ang samahan ng plano mo sa mga anak ko, ha? O sige, gagamitin yung anak mo para isagipin yung anak ko. Parang gano'n. Yeah. So, minsan ang Diyos eh, merong magandang sense of humor. Eh. Tapos, makikita natin doon na all things work together for good, you know, for those who love God and called according to His purpose. Kung paano sinagip ng Diyos si Moses. At napaganda pa ang buhay. Ayan. So, abangan natin yan. Next Friday, we will see you on Sunday, of course. We will talk about Exodus pa rin. This time, nagpang-abot na, no? Yung maganda, nagpang-abot na yung series natin sa Friday at Sunday. This time, pag-uusapan natin ay Moses and the Burning Bush. No? Makakaharap ni Moses ang Panginoon. Na-exile na siya sa naging shepherd siya sa isang ano, naging OFW din itong si Moses. So Sister Faith will share to us the word on Sunday. So be excited, invite all the people na makilala natin para makakilala sila sa Diyos. Alam niyo ba na meron 600,000 Filipinos sa California? No. I think LA lang ba o California? I'm not sure. I think buong California. Yes. So sa 600,000 na yun, ibig sabihin marami tayong pwedeng ma-invite. Naalala ko lang, sabi ni Cled, umattend siya ng concert ng Pinoy artist. At nagulat siya yung place, jam-packed ng Pinoy. Lahat nagtatagalog yung kabataan. Alam niyo ba na ang percentage ng kabataan ay foreign-born pa rin? Filipinos, Philippine born pa rin. Hindi pa nagdo-dominate ang US born. So, ang market pa rin natin talaga Pinoy. Yung Tagalog, ah, yung kilala si Nora at Dilma, si Sharon at saka si Maricel Soriano, kilala nila. Kilala nila si Jaworski. Alam mo 'yan, yung tipong ganun. So, assignment natin sa Panginoon. Ito yung mga katulad natin, we can only minister to people who are like us. And mag-invite tayo every Sunday. Let's be blessed. So, what else? So, happy Memorial Weekend. Alam ko, mahabang bakasyon nyo. Enjoy the vacation. At stay kayo after ng church. Para nyo, may halo-halo. Wala pa akong balita eh. Malay nyo. Yellow daw. Ano pa?
Ano po, Tita Pepot? Maiskul yellow, sabi ni Richard. Maiskul yellow. May maiskul yellow ulit. Aba. Wala bang banana con yellow? Masarap din yun na. Alam niyo yun? Yung banana con yellow. Yung matamis. Yung matamis. Sa saging. No? Masarap. Kaya ng konting milk. Oh. Ah, sige. Ano tayo? Mag... pag nito, mag picture-picture. Tapos manalangin tayo. Manalangin muna tayo, Panginoon. Salamat sa gabi na to. Salamat sa lahat ng wisdom. Salamat sa practical application sa buhay. Salamat dahil sinagip mo kami, Panginoon, kagaya ng paggawa mo sa Israel. Salamat sa lahat ng blessings na binigay mo sa amin, sa protection. And thank you for teaching us to obey you always. In Jesus' amen. Name. Amen. And amen. Amen. All right. Picture-picture tayo. Okay. One, two, three. Smile. There you go. God bless you guys. See you on Sunday. Bye. 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 Good night. Good night, po. Good night. Good night, everybody.